Everyone, I'm Mex and welcome back to my YouTube channel, Megishi Vlogs. So for today's video, I have a good news because our channel is finally monetized. Megishi Vlogs is finally monetized. It took me 2 years, less than 2 years, to complete the requirements of YouTube to be able to monetize my channel because have two requirements to get the monetization. This is the at least 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. Imagine 4,000 watch hours. Yeah, it takes time at effort para mangyari to, at isa siya sa pinakamalaking milestone sa buhay ng isang small YouTuber because we're not famous, we're not celebrity, so sadly, no one cares about our videos. We need to promote at first to our friends, and then friends of friends, and sana umabot sa mga iba pa para maraming maging subscriber. At ayun, dito sa video na to, ituturuan ko kayo kung ano yung journey ko. Kukwento ko sa inyo yung journey ko kung paano ako na monetize, ano yung mga ginawa ko, so yung mga tips, so how to get monetized. So stay tuned at mag-i-intro na muna ako, ha. So guys, lumabas muna ako ng bahay ko. Makikita nyo, nandito ako sa overpass. Ayan. So ayun na nga guys, back to the topic. Nag-start ako mag-YouTube August 2019. So less than 2 years siya. Kaya medyo matagal. Natagalan ako kasi hindi ako nakapag-focus. Meron din kasi akong work dito. Doon ko gustong pumunta, oh, kasi lang sarado. COVID kasi, kaya sinasarado nila yung mga ganyang pasyalan. So, ayun na nga, nag-start ako nung August. Tapos, nagagawa ko ng mga videos. I like making videos. I like to share, not to brag. Hindi ko gustong ipagmayabang sa inyo na kung saan ako nakarating. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung mga lugar kung saan ako nakapunta. So, anong itsura ng lugar dito. At tsaka dun sa mga iba pang bansa na napuntahan ko na. Ayun, may mga glimpse ng moments or yung mga view doon. Or kung paano, diba? So, yun yung purpose ko. Kaya ako nag-YouTube para i-share sa inyo, hindi para iyabang. So, magkaiba yun. At kung gugustuhin nyo din naman, makakapunta din naman kayo dito. Diba? So, ayun lang. At ayun, nagtuloy-tuloy na yung paggagawa ko ng video. Kahit hindi siya talagang consistent, at least tuloy-tuloy pa rin. Kaya medyo mabagal yung progress. But still, gumagawa pa rin ako, pinagpapatuloy ko pa rin. So guys, nakahanap ako ng spot dito. Malapit dito sa my lake. Malapit sa bahay namin. Ayan siya. So dito na lang muna ako tatambay. Diba? Ayun tubig. Ayun o. Oh, linis. Wala yung mga itik eh. Siguro alam nilang pupunta ako dito. Umalis sila. So ang first tip ko sa mga mag-i-start pa lang mag-YouTube, mag-gagawa ng channel nila, don't be lazy to film. Huwag kayong magiging lazy sa pag-film kasi that's the point. That's why you have a YouTube channel, is to share videos, content. So, ayun yung talaga yung purpose niya. Kaya huwag kayong tatama rin. Kagaya ko. Hindi kasi busy kasi talaga dito. So, ayun. Sana maintindihan nyo. Number 2, my tip is avoid copyright claims. Avoid yung mga famous songs, i-upload nyo sa channel nyo. Kahit ano, kahit music pa yan. Basta,
kapag kinlaim yan sa inyo, nako, hindi yan mamomonetize or else mahihirapan kayong mamonetize yung channel nyo kapag may masyadong maraming ganun. Pero sa case ko, meron akong dalawang copyright claims pero inaccept pa rin siya. At saka yung isa, hindi ko siya pwedeng i-monetize yung isang video. Tinitingnan ko yung itik, baka annoyin ako. I wouldn't. So, yun, tsaka yung copyright strike, yun, mabigat yung kaso na yun. Pwedeng ma-take down yung channel nyo kapag meron kayo nun. At avoid reuse content, re-upload, huwag nyong gagawin yung mag-re-upload ng mga sikat na video, tapos lalagay nyo sa channel nyo. No. Don't do that. Kasi talagang madadamage yung channel nyo kapag ginawa nyo yun. So, marami talagang restriction kapag dating sa YouTube. Para din siyang totoong channel sa TV eh. Hindi ka pwedeng kumuha ng mga video ng mga iba. Tapos i-upload mo sa'yo. So, kailangan original content. Number 3 is don't be shy to promote your channel. Don't be shy. Kasi doon ka magkakaroon ng viewers. So, kung ililihim nyo yung channel nyo, eh, ano pa yung purpose nung mag-YouTube nyo? De, sana i-upload nyo na lang ng private. Or ilagay nyo lang cellphone nyo or sa laptop nyo. Lagay nyo lang, itago nyo lang doon. So, huwag kayong mahihiyang i-promote yun. Kasi, yun talaga, eh, kailangan talaga yun. Kasi, hindi naman tayo kapares ni Ivana. Talagang isa-search talaga siya, hahanapin talaga. So, yun, hindi tayo gano'n, hindi tayo sikat na personalidad. So, kailangan nating trabawin maigi para makilala yung channel natin para panoorin. Ayan yung itik ko. Sobrang peaceful. Quack, 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 quack. Paano ba sila tawagin? Quack, 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 quack. Come here. Ayo. Na nga. Fourth is make quality content. Or informative and entertaining. So, kapag nagawa nyo yun, manonood sila sa inyo talaga, isa-search talaga nila yung kailangan nila. Yun, importante yun. Kasi, para matulungan din natin yung iba, kung ano yung kaalaman natin, may share natin dun sa mga nanonood. Plus, magkakaroon pa kayo ng subscriber, magkakaroon tayo ng views, watch hours na importante para maging monetize. So, ayan, win-win lang. Diba? 5 is consistency. Consistent na paggawa ng video, pag-upload, kailangan patuloy lang, tuloy lang ang laban. Sometimes, mahirapan tayo talaga sa pag-gain ng views at mga subscriber. Pero wag titigil. Kasi, hindi natin alam yung mga malalaking YouTuber ngayon. Matagal na sila nag-start. Kaya nila na-achieve yun kasi hindi sila tumigil. Hindi sila nawalan ng pag-asa para maging successful yung channel. Kaya, wag tayong titigil. Okay? Hala, look at that. The tree breaks. Masira. Tinawaan siguro sa ng kidlat. Dito tayo. Number 6 is to make friends with small YouTubers na malapit sa inyo, na makikilala nyo. Kasi imposible wala kayong makikilalang small YouTubers din. Or kahit yung mga sikat na kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, maka-collaborate sila. Huwag kayong mahihiya kasi makakatulong din yun. So, kapag nag-collaborate kayo at na-feature ka dun sa channel niya, may chance na mag-subscribe din sa'yo yung ilan sa mga subscriber niya. So, ayun, di ba? Win-win lang din. So, ikaw din, i-share mo rin yun, yung collaboration nyo, yung content na ginawa nyo, at may chance din na yung subscriber mo ay mag-subscribe din sa kanya. So, helping lang talaga. At may pagkakataon din na watch to watch. So, ganun din yung ginawa ko
yung marami na kasi akong video. So yung mga kaibigan ko na nag-YouTube din, so sabi ko sa kanila, play all niyo yung ano ko channel. So tapos ganun din ako sa inyo, kaya palitan lang, kaya nabuo ko yung 4,000 na watch hours. So gawin niyo rin yon. At kung may iba kayong katanungan, pwede kayong mag-comment down below or message niyo ako sa Instagram ko, Megishi ang pangalan. So tutulungan ko kayo na ma-achieve yung 4,000 watch hours. So tignan niyo kung nasaan ako. Nandito ako sa puno na natumba. Dito ako nakaupo. Yan, tambay lang muna. At yun yung itik doon. Kami lang dalawa nandito. Gusto namin pag-isa. My 7th tip is be patient. Never compare your progress to other channels' progress. Kasi magkakaiba tayo ng journey. Not all the same. So yun, enjoyin nyo lang yung channel na binubuunin nyo. So, ganun yung ginawa ko. Hindi ko kinukumpare yung channel ko. Dahil, oh, mas malaki na yung bahay nung isa kong kaibigan. Parehas lang naman kaming nag-start. Pero hindi, hindi ako ganun. Hindi ko kinukumpare kasi magkakaiba naman kami ng mga ginagawa. So, siguro, mas marami silang time. Mas marami silang chance na i-promote yung channel nila. So, ako hindi naman. Kaya, okay lang. Kaya focus on your channel, hindi sa iba. So ayun, yun lang yung tinatrabaho natin dito, yung channel lang natin. Kaya wag na wag niyong i-compare. And also don't say sorry for how you look. Kung kahit mukha kang bagong gising, na wag ka magsasorry. Kahit di ka nagsuklay or whatever, we are all humans. So lahat tayo may mga bad days, lahat tayo may mga times na haggard, na hindi tayo maganda, pero meron naman times na blooming tayo. So ayun lang, ganun lang yun. Kaya huwag na huwag kayong magsasorry kung ano man yung itsura nyo sa vlog, kasi tao lang tayo. So hindi naman tayo perfecto. Kasi yung iba ganun eh. Gusto nila maging perfect sa harap ng camera. Pero hindi naman talaga perfect yung mga tao eh. So, yun yung gustong ipakita ng vlog, di ba? Yung talagang tunay na ikaw. Wala kang ginagaya or ikaw lang yon. Kasi, just be yourself lang. So, ayun. And that's what I did. Para ma-monetize yung channel. Yun lang yung may share ko. Siguro gagawa ko ng part 2 pag may naisip pa ako na ideas. So, yun lang. Na-receive ko yung email ng YouTube na na-complete ko na nga yung mga requirements last February 9 after my birthday. So, siguro birthday gift sa akin yun ni YouTube. Thank you! Tapos yun, nag-apply ako na Google AdSense kasi pinalitan ko yung Google AdSense ko. Tapos February 11 ayon na ano ko na nakapag-apply ako ng 10 uli review. Sinireview nila after 6 hours lang na ano na siya na monetize. So thank you so much sa lahat ng viewers. Ayon, I'm so happy at na monetize na yung channel. So that's all for today. Thank you so much sa panonood. Please like and subscribe. Sana may natutunan kayo. And see you again to my next video. Peace out!